So, for you ba, is Ella a factor sa mga decisions mo? Sa paglalaro, ah? Ako, pinag-uusapan naman yun. Siyempre, dalawa kami sa ano, sa relationship. So, pinag-uusapan naman yung lahat ng bagay na yun. So, pag ako din, pag may magusto kong decision para sa sarili ko, hindi ako basta nagde-decision. Mm-hmm. So, siyempre, dalawa kami. So, kailangan ko sabihin sa kanila. And, gusto kong marinig yung side niya sa mga gusto kong mangyari sa life ko. And then, kung magtutugma kami, so, dun ako. Mm-hmm. And, lahat naman din ng mga decision ko sa life, eh, hindi naman naging conflict sa amin dalawa. So, hindi naman perfect yung decision ko, pero basang sa amin lang, eh, kung saan kami magiging masaya, mm-hmm. kung ano yung makakatulong sa career namin, ganyan. And never naman kami, hindi kami nagkakaroon ng conflict sa mga decision namin. Mm-hmm. Kasi si Ella, parang hindi ko siya kilala na on a personal level, pero parang looking at her and sometimes parang hearing her talk, she seems very mature and very reasonable talaga. Na parang, I don't think she's the type of person na, ay, may kumukuha si Gemma. Kapag gusto ni Gemma, kapag na-feel niya, ah, ito yung best for me, at nag-decide siya na maghiwalay sila sa team, I don't think she's the kind of person na, ano, na, uy, wag, dito ka lang kasi sama tayo. Diba, parang, or, baka assume lang ako. Pero, diba, feeling ko ganun siya. Ganun ba siya? Pa-verify na ako. Ano lang siya, hindi, siya kasi, kung ano lang talaga yung magpapasaya sa akin, kung ano yung magpapagaan ng loob ko, ganyan, yung, basta hindi ako magsisisi sa decision ko. Yan lang siya. Siya, guide lang siya. Nabinibigyan niya lang ako ng mga, ito yung magiging nangyayari. Pros and cons, ganyan. Oo, mga ganyan. So, ako talaga yung nag-decision. Ako yung nag-iisip sa kung anong magiging decision ko. Mm-hmm. So, siya, wala siyang, kung ito, kunyari, kung pangit yung maging decision ko, support lang siya. Wala siyang magagawa doon. Kasi yun yung gusto ko. Mm-hmm. So, yan lang. Lagi lang ako magtatanong sa kanya, okay ba to? Or, ito, pwede ba to? So, ganun lang ako. Ganun lang kami pa. Lagi sa isa't isa. Parang ano talaga. May guide talaga. Alam naman ako sa volleyball. And alam niya ang Creamline. Super love ko. Siyempre, mas loob ako sa kanya. And nakita niya kung gaano ko ka-love yung Creamline. And gaano rin, actually, idol niya ako. Wow, Charis. Mm-hmm. Best ako talaga magsasabi. Love mo talaga best yung Creamline. Ako na talaga magsasabi. Nakakaloka. Pero sabi niya, parang super love niya yung kung paano ko maging kung paano ko as an athlete, kasi sobrang yung passion ko sa paglalaro, grabe daw. And, yun, kaya tiwala rin naman siya sa mga decision ko pagdating sa career. Tsaka, alam mo yun, kasi yung Creamline system, hindi talaga siya, especially kapag ka, ayun nga, isa ka sa mga unang players talaga, alam mo yung roller coaster talaga. Uy, Tita MG, thank you po. Yung roller coaster na pinagdaanan mo at parte ka nun lahat, parang ang hirap naman nun na konting conflict lang, ay wag na lang, ganyan. Pero yung pinaka nakakabilib talaga is, masabi ko talaga, love talaga ni Gemma ang Creamline. Kasi, alam mo yun, kapag ka, ito very technical lang na, syempre kapag renewal season, si Gemma isa yan sa mga top value talaga na player. So, masabi natin na marami talagang teams yung gusto ng services niya, diba?